Ngayon po ay tuturuan ko po kayo kung paano po mag-delete sa Google. Pupunta po tayo sa Google. Lahat naman po ng cellphone natin ay may Google account. O kaya may Google apps. Punta na po tayo. Click lang po natin yung Google. Tapos pindutin po natin yung profile natin. Tapos click natin yung search history. Yan, wait lang po natin. Tapos yan, kung makikita nyo po yung search history. Yan po yung mga pinagagawa po natin ngayon. Araw na to, today. Ayan. May dalawa po tayong Synerge, YouTube. Ibig sabihin, bumisita tayo sa YouTube. Nag-search tayo sa YouTube. Ayan. I-delete lang po natin yan. Pindutin natin tong delete. Tapos, delete all time. Preview more. Tapos, delete po. Got it. Yan. Makikita po natin no activity na. Wala na po tayong activity. Ibig sabihin po, na-delete na po natin yung search history natin sa Google. Ngayon, pupunta naman po tayo sa pindutin lang po natin itong tatlong tuldok. Pangalawa na po to. Activity controls. Tapos, scroll lang natin pa itaas. Ayan. Makikita po natin activity controls. Web and app activity. Ayan, dito po tayo. Stop tayo dito sa manage activity. Click lang natin. Titingnan natin kung may mga i-delete tayo ngayon. Ayan, meron. Ayan po, today, ang dami pong ano, dapat burahin. Ayan. Ayan. Pindutin lang po natin itong delete. Tapos, all time. Next. Preview more. Yan. Tapos, delete ulit. Got it. Tapos, titingnan natin kung meron pa. Meron pang natira. Magbubura ulit tayo. Delete. All time. Review more. Delete. Got it. Tingnan natin. Ayan. No activity na. Ibig sabihin, nabura na natin. Kaya natin dinidelete yan kasi kahit magbura tayo sa YouTube, kung mapapansin natin, meron pa rin tayong activity rito sa Google. Kaya dapat burahin din natin dito. Tapos yan, natapos na natin yung isa, i-back lang natin. Ayan, wala na siyang activity. I-back lang natin. Tapos na tayo dyan sa web app activity. Punta naman tayo sa YouTube history. Ito, YouTube history. Titingnan natin kung may buburahin tayo dito. Punta lang tayo sa manage activity ulit. Yan, today. Ayan, meron tayong buburahin. Yan yung mga pinanood ko sa YouTube. Lahat dyan nakasave. Ayan. Makikita dyan lahat ng mga pinanood ngayong araw na to. Ngayon, pipindutin po natin yung delete. All time. Tapos, preview more. Delete. Got it. Tapos yan. Makikita po natin, no activity na. Na ibig sabihin, na-delete na natin siya. Yan. Wala na po tayong activity ngayong araw na to. Punta naman po tayo sa Chrome. Tuturo ko rin po sa inyo kung paano mag-delete sa Chrome. Baka lang po natin. Tapos punta tayo ng Chrome. Yan, click lang natin.
Tapos, kung makikita po natin, yan, ganyan, pindutin natin itong tatlong tuldok. Tapos, yan yung lalabas. Itong pindutin natin, itong history. Yan, kung makikita po natin, yan, may apat po. Yan. I-clear browsing data lang natin siya. Click lang natin. Tapos, ito, pag pinindot mo yan, my last hour, my last 24 hours, my last 7 days, last 4 weeks, all time. Pindutin po natin all time. Yan. Pag all time na po siya, kahit wag nyo na pong pindutin dito. Tapos, i-clear data natin. Tapos, clear ulit. Yan. Yan, nabura na po siya. Kung nakikita nyo, wala na po siya. Naka-X na po. Baka lang natin. Tapos, ito pa. Mag-delete pa tayo ng isa pa. Punta naman tayo dito sa my settings. Tapos, ang settings, i-scroll lang natin. Punta tayo sa privacy and security. Tapos, clear browsing data. Tapos, yan. Totong all time na to, ganun din siya pag pinindot mo. Yan yung lalabas. Naka all time na yun sa akin. Yan. Kaya clear data na. Tapos clear ulit. Yan, ganun lang po kadali magbura sa Google tsaka sa Chrome. Kasi kahit puburahin natin sa YouTube, meron pa rin tayo sa Chrome. At tsaka sa Google. Kaya, nakikita pa rin po yung mga pinagagawa natin. Kaya mas maganda po, magbura tayo sa Google, tsaka sa Chrome, sa YouTube, para safe po. Yun lang po at sana po may natutunan po kayo ngayon sa ating tutorial. Please subscribe and click the notification bell. Thank you!